Sugatan ang dalawang katao matapos hagisan ng granada ang isang kapilya sa Cotabato City. Naka-alerto si Justoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagtumbahan ang mga upuan sa loob ng Senior Santo Niño Chapel ng Barangay Roser Heights 3 sa Cotabato City alas 11 ng umaga, araw ng Linggo. Matapos sumabog ang isang granada habang may isinasagawang Biblical Fellowship sa kapilya. Sugatan ang dalawang parishioner na isang 40-anyos na babae at isang 65-anyos na babae na kaagad dinala sa ospital. Ayon sa kapulisan, mabuti na lang at hindi sumabog ang buong granada. Posible pong may mamatay pa kung nagkaroon po ng high order of explosion or high order of detonation. Minor lang pong injuries yung dalawang biktima. Nakuha na naman ng CCTV ang aktwal na paghagis ng granada sa suspect na lalaki sa loob ng kapilya. Nakasakay ito sa isang motorsiklong walang plaka. May pagkakakilanlan na ang pulisya sa suspect na residente lang ng lungsod. Lalaki, motor, single motorcycle na walang plaka and nakamask, puting mask. Pero kita yung mukha niya. Mayroon tao doon sa area na nakilala siya, nakita siya na naghagis. Positive identified the suspect. Inaalam pa ang motibo ng suspect. Patuloy ngayon ang pagtugis sa suspect na mahaharap sa kasong frustrated murder. Sa Bansalan, Davao del Sur naman, isang granada ang narecover ng kapulisan sa isang damuhan sa Barangay Kinuskusan. Pinaglalaruan umano ng isang lalaking minor de edad ang isang hand grenade. Nang makita ito ng mga residente, kaagad nila itong ipinaalam sa pulisya. Kinumpirma ng Provincial Explosive and K-9 Unit Davao del Sur na isa itong uri ng MK2 hand grenade. Nasa kustudiya na ng PECO ang nasabing eksplosibo. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Jess Tony Humamil, nagbabalita para sa GMA Integrated News.